Na-disappointed talaga ako sa hanggang ngayon. Dumating pa si Rabbi Tulpo na nasira. So what's up mga guys? Kung narinig nyo na si Blackbirdie, isa siyang sikat na vlogger sa YouTube, sa Facebook. Until nakita ko yung post niya 4 days ago na naglabas siya ng hinanaing tungkol sa Rafi Tulfo in action. Bakit? Dahil sa na-reject siya na mai-on-air. Marin natin. Galing ako kay Rafi Tulfo in action. Diba? Nangihingi ako ng tulong sa kanila. Ako doon sa Rafi Tulfo in action, madilim pa lang nandun ako, nakapila na ako. Talagang naghintay ako. Naghihintay ako, pero sa totoo lang, alam ko ang paghihirap ng mga Pilipino sa mga nangyayari doon. Ulan, init, talagang tinitiis nila. Talagang nakikita ko ang kanilang pagtsatsaga. Dapat tinatanggap ng PAW ang lahat ng request ni Tulfo para sa mga tinutulungan nito sa kanyang programa. Kami po, nila ipinitakpa no, dito sa executive support staff. Kami po yung immediately nagre-receive po ng letters from Mr. Tulfo. Siguro wala po natang araw na lalipas o lilipas na wala pong referral from him. Hirit pa ng PAW, mas pahirap sa mga tao na matapos pumila ng mahaba sa programa ni Tulfo ay re-refer lang din pala sa PAW. Ganito pala ang experience no kapag pumipila ka dito kay Rafi Tulfo in action. Nagtsaga talaga ako pumila dahil kapag hindi narinig mo yung pangalan mo, ihuhuli nila. E di maghihintay ka. E di 3:50 yun. Diba? Anong oras na yun? Nung na-interview ako ay mga alas 4 na, nabanggit na yung pangalan ko. Madali-dali na akong umakit sa taas. Halos lahat ay binibigay puro referral ng Reaction TV. Puro referral ganito, referral ng ganyan. Parang halos lahat ng mga bumababa sa pag-interview, referral ang binibigay. Tapos, malungkot ang mga iba dahil... Diba? Wala nga kapera-pera pero repair ang binibigay sa kanila. Ano na yun eh? Alas 4 na yun, diba? Gaano kahirap? Tapos umuulan pa, basang-basa ako. Losyang na losyang ho ako doon sa Rafi Tulfo in action. Ready ako on air. Maipakita lang on air ako kung ano ang kailangan kong tulong. Sabi kong ganun. Diba? Handa akong magbigay ng kailangan nila. Sabi ko. Tapos, ang sabi nila, kailan daw nila ng ebidensya. Sabi ko, I will give. Sabi ko, ready akong ibigay ang ebidensya. Pero, ang sabi ko sa kanila, ibibigay ko pag uwi ko. Kung tatanggapin ninyo ako o mag-on air. Sabi ko ganun. Sa totoo lang, sinabi ko, ang daming nangangailangan talaga kaya ako nandoon. Oo, maraming nangangailangan kaya pinaigihan ko na magsalita sa aking ano, yung staff na nag-entertain sa akin. Pero kung mabait yung staff, na-disappointed ako. Dahil yung nag-entertain sa akin, gusto niya talaga na mag-on air ako. Kasi gusto ko talaga. Kasi sa totoo lang, hindi ako basta-basta na tumutulong sa kapwa. Dahil kung alam lang ng mga staff kung ilan na taon na naghihintay ng tulong ko. Natulong ko sa nangyayari sa aking salaysay. Ano ko eh, naiyak ako. Sa totoo lang, naiyak ako na disappointed na binigay sa aking repair. Ang sabi niya, Ma'am, repairal. Sumusunod sila kay Odette. Binigay sa akin repairal. Ma'am, hindi niya na po ba hihintayin yung repairal? Ibig ko hindi kasi ang repairal hindi naman na halos lahat na nanapupulungan. Lahat ng mga naririnig ko na nabibigay ng repairal sa baba, kung alam lang nila kung maraming mga taong gusto maa sa akin sobrang dami para sa mga tao.
Kaya ako nagtatadong pumila. Hindi lang yun. Yung gusto nila. Naawa din ako sa mga Pilipino. Hey, Udit. Dumating na si Rapid Tulpon. So, ayun na nga. Naglabas siya ng inanaing dahil hindi siya na on-air. At ayon sa kanya, si Odette ang nag-reject. Kasi okay naman yung unang staff na nakausap niya. Willing na may on-air siya. Kaso nga lang, hindi pumayag si Odette. At ayon din sa kanya, kahit pa dumating si Senator Raff, hindi pa rin na-approve na i-on-air siya. So, ayon sa kanya, napakahabang pila at nasaksihan niya rin kung gaano nahihirapan yung mga pumila doon. Kung natural lang yun, totoo yun na nire-refer sa kanila bumabagsak at hindi naman lahat na-accommodate ng Raffy Tulfo in action. Hindi naman yung bagsak kasi, diba, i-refer, ang haba-haba na pinila mo sa Raffy Tulfo in action, tapos ang ending, i-refer ka, tapos pipila ka ng, diba, practical. Willing naman si Attorney Acosta na tumulong at saka yung mga volunteer lawyers ng PAO na hindi na kailangan po ng referral. Eh kapag na po napapila dito yung pinadala nyo, darating dito, gutom-gutom eh. Magkukwento, ang haba ng pila daw sa istasyon. Sila'y pumila mula madaling araw. Yung pala sa PAO din sila i-refer. Kaya sabi ng mga PAO lawyers namin, dumiretso na po kayo dito kasi kahit naman po wala kayong sulat, nadala, galing sa kanino man, asikasuhin po namin kayo.